Dumalo sa salo-salo sa karawan ni Senador Jingo Estrada ang kanyang mga kaalyado sa Senado na Dawit Dean sa pork barrel scam. Handa namang umuwi ng Pilipinas ang aktor na si Matt Ranillo para isiwalat ang transaksyon nila ni Janet Lim Napoles. Ganito ang eksena sa 50th birthday celebration ni Senador Jingo Estrada sa Senado noong isang taon na si Ruby Tuason pa mismo ang nag-organisa. Kanina, simple lang ang selebrasyon. Wala na si Tuason. Testigo na siya ngayon laban kay Jingoy sa issue ng pork barrel scam. Namimiss ko na nga siya. Dahil last year, siya yung nag-prepare ng mga sitting arrangement, dala ng kain. Naki-birthday din si Senador Juan Ponce Enrile na muna'y may pakana sa paglantad ni Tuason para idiin si Jingoy. May biro naman ang kaibigan at dawit din sa scam na si Senador Bong Revilla. Ayoko naman maging kakosa siya. Ano? Ayoko makulong kami. Solid naman ang suporta kay Jingoy ng kanyang pamilya. Ayaw naman namin na pati naman birthday niya eh mag, 'di ba? Maapektuhan kami sa mga ano. Sana dumating yung araw na gumanda ang lalaki sa kaysa sa akin. Sabay sa kanyang kaarawan, di napigilang maglabas ng hinanakit si Jingoy. I feel so hurt by the parting statements made by the chairman of the Blue Ribbon Committee. Para husgahin ako, husgahan ako na ako'y guilty, hindi po ako papayag dyan. Lalabanan ko po yan dahil wala po ako kasalanan sa taong bayan. Inisa-isa pa ng Senate Security ang kuha ng CCTV sa basement kung saan sinasabing nagdaan si Tuason ng dalhin ang milyong pisong kickback kay Jingoy. Pero ayon kay Jingoy, hindi pera kundi pagkain ang dinala sa kanya ni Tuason. Mariin ding itinanggi ni Jingoy ang mga voucher na nakuha ng ABS-CBN kung saan nakasulat pa ang komisyong nakuha ng aktor na si Matt Ranillo sa mga proyekto ni Napoles gamit umano ang PDAF ni na Jingoy at inang si Senador Loy. Pero si Ranillo handang umuwi mula Amerika lalo't noon pa raw nito isiniwalat ang illegal na gawain ni Napoles. As early as 2007, inalarman na ni Mr. Ranillo yung ating mga ibang mambabatas tungkol sa mga aktibidades ni Ms. Napoles. Pero ano nangyari? Walang nakinig sa kanya. At kung may kinita man umano si Ranillo sa transaksyon nila ni Napoles, naibalik na niya umano ito noon pang 2007.